papabox tayo ng Balikbayan today. So, samahan mo kong shopping. Christmas na ngayon. Meron sa lang mga Christmas decoration. Ayan, babalikan na natin yung shop. Naka-open na sila. Tara! Shopping galore! Ito na guys, open na yung shop. 11 AM sila nag-open ngayon kasi alam mo naman ang problema na lang ngayon dito sa home. Kaya tara na, mag-shopping galore! Ayan na, nakapamili na tayo. Punta na tayo sa Amazing Speed. Dito yan sa may ano lang, Wampawa. Yan, ayan yung mga sampungan box. Ayan, natapos na tayo makapamili ng mga sapatos at damit. Ito, bumili na rin tayo ng mga tsokolate. Ayan, yung Toblerone, yung Lexus, at saka yung mga dry goods. Yung mga delicacy na specialty dito sa Hong Kong. Ayan, pagpapadala tayo sa Pinas, huwag yung puro tsokolate, kailangan matikman din nila yung mga specialty dito sa bansang ating pinagtatrabahuan. And ngayon, minsan para mas makatipid kayo, pwede kayo mag-ipon nung mga ipapadala niya sa Pinas. Kunwari may mga sale kayo na dadaanan, bilhin nyo yon tapos ipunin nyo hanggang sa makapag-ipon kayo ng isang bag. Yan, pwede nyo ipa-storage yan dito sa Amazing. Napapa-storage ako, 3 to 4 months. Tapos, magde-deposit ka lang ng worth 50 or 100 kahit magkanong gusto mo. And then, ililess din naman yon pagdating na magpapabox ka na. So, ito na, dumating na yung box natin. Ayan. And, pag-isipan natin mabuti kung paano natin siya i-arrange. Ayan, since dalawang family yung pagpapadalhan natin, dalawang color din ng plastic. Ayan, so nilagay ko muna lahat ng goods dito sa isang box, pero hindi pa yan yung mismong ayos niya. So pinakita ko lang sa inyo lahat ng mga napamili na ipapadala natin sa Pinas. Ayan yung mga food and snacks. Ayan, bumili rin tayo ng mga t-shirt na merong I Love Hong Kong, yung mga souvenirs. Ayan, Christmas season ngayon, kaya dalawang kulay ng plastic yung gagamitin natin. Isang puti, tsaka isang pula. Kasi dalawang pamilya yung papadalhan natin. Para mas mabilis ma-recognize. Ayan, naglagay din tayo nitong jelly absorbent. Para to sa mga chocolate na hindi mababasa kapag natunaw sila or what. Mas maganda to kasi nag-absorb siya ng moist. So ilagay natin siya dito sa snacks box. And then, kapag gusto nyo magpadala nung mga shampoo, shower, gels, ayan, kailangan ibalot nyo siya sa plastic din na mayroong mga
damit or t-shirts kagaya nitong ginawa ko sa akin. Naka-plastic siya, ayan yung mga bottles. Kasi para hindi siya sumabog. So ayan, ilagay natin siya sa loob ng plastic. And then yung mga gilid niya, palibutan natin siya ng mga old t-shirts na hindi natin ginagamit. Pero para ano na siya, safe na safe. Ayan. So ayan, organize na natin siya. Ayan, napakalinis niya at napakaayos pag tinignan natin kasi nakabukod na siya sa plastic na pula at saka plastic na puti. Ayan. And then ipatong naman natin yung mga t-shirts sa ibabaw. Mga souvenir. Hilap muna tayo ng form. Hello. So ayan, natapos na tayong mag-pack. Ayan, tinutulungan na tayo ni ate na i-build yung box. Ayan, expert nito sa pagbabox si ate. Ayan. So pala nating box is size, ano siya, amazing regular, 24 by 16 yung size niya. So worth of ano lang yung nagastos natin sa box, 475 kasi Manila area lang tayo. Ay. Pupusin na yan. Pag-upusin na yan. Pag-upusin na yan. Pag-upusin na yan. Pag-upusin na yan. Wala
yung ano, yung ship, wala na kino, hindi na sila talaga. Ship na siyabang. Kasi, nakik. Wala ka na yung pinipidyo ko. Wala na kasi, tumatali ko pa kasi rin ako. So check out guys the 5 tips to save your money on Balikbayan Box. Tip number 1, buy clothes and shoes by request. And then tip number 2, buy clothes and shoes on sale season. And then tip number 3, buy some specialties. And then tip number 4, divide into different bags to avoid mix up. And then the last tip number 5, plan your Balikbayan Box budget. So hope you guys enjoy these my tips. If you like this video, just give me thumbs up and don't forget to subscribe. Hit the notification bell below. Happy boxing and unboxing your Christmas Balikbayan Box. Bye! See you in my next video.